Basta ako yun. Yun yung hinala ko doon. Mayroong bumulong. Mayroong bumulong sa lola at lolo ni Eric. Kaya pinahinto nila agad-agad yung pagbablak-blak sa apo nila. Hindi ba pwedeng gusto lang mag-focus sa pag-aaral? Kaya ganun. Alam nyo kasi, iba-ibang mindset ng utak ng tao, hindi pari-parihan. Mayroong gustong sumikat sa social media, mayroon din naman private lang gusto ang buhay nila. Bigla naman kasi talaga, B-boy, gumaganda na sana yung takbo ng kanilang ano, teleserye, yung kanilang love team. Nakailang vlog na sila. Kaya talaga nakakapagtaka, bakit biglang ganun ang nangyari? Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman sa inyong harapan ang pinakamagandang reactor sa balat ng lupa. Walang iba kundi ako po yun. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon, you know, yung topic natin ngayon, bakit yung bigla ang pag-ayaw, di umano, ni Erica o yung mga lulo't lula niya na ipa-vlog si Erica. So yun po yung topic natin kasi marami pong nagulat at marami nagulantang bakit ganun ang nangyari eh. Gumaganda na sana takbo ng kwento ng Idrica na yan, di ba? At bigla ang nagkumayaw. Ano kaya ang nangyari? So yung pag-uusapan natin maya-maya lang at syempre promote ko po sa inyong aming YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at sa mga hindi pa po nakapag-tell button, pindit nyo na po yun para updated po kayo pag may bago kami video. At syempre, meron din po tayong ayan, Facebook page na kung saan nag-upload tayo ng mga short video, mga funny video na kung anit-anit yung mga pinagagawa namin ng Aki Junakes. And of course, Bali Santos Matubang atid na vlog and Kalingap Forum. Support nyo po sila para tuloy-tuloy po ang kanilang paglingap sa mga may hirap. And of course, huwag po natin kakalimutan ang mga Kalingap Charity Vloggers at ang mga Kalingap Reactors. So ayan na nga po eh, no? So balik na tayo sa ating topic dito sa bigla ang pag-live ni Kalinga Prab. Actually, nung nakarang araw pa to, so ngayon lang natin siya nagawa ng reaction video kasi marami nagre-request sa atin na ano daw po yung opinion ng ating tambalan, no? Na kung bakit bigla ang umayaw sa pagpapablog. So ayun, mayroon tayo dito maiksing video eh, no? Sa live ni Kalinga Prab para magkaroon naman kayo ng idea sa mga hindi pa po nakakaalam. Ayan po, panoorin po natin at walang kukurap. Request po sila sa akin na ayaw na po nilang magpa-vlog. Ayan. Sila po mismo nagsabi sa akin, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang magpa-vlog sa atin. At saka dahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kaagad kay Erica, through chat lang po, kasi di naman po kami nagkita doon. So, tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na magpa-vlog. Then, sabi niya, opo kuya, kasi nga yun na rin daw na pag-desisyon nila, especially nila Lolo. Kaya, ayun, sinunod natin. Siyempre, tayo naman, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung magpa-vlog sila o hindi. Kung ayaw na po nila magpa-vlog, eh wala po tayong magagawa. Ako naman po, syempre ayoko nang namimilit. Nirerespeto ko yung desisyon nila. Kung ayaw nila, eh so ayan na nga, you know, mga kababayan ko, mga mahal kong taga-subaybay sa amin. You know? Ano ba talaga ang totoong dahilan? Bakit bigla ang umayaw yung mga lulo at lula ni Erica na ipa-vlog si Erica? Ano nga ba talagang dahilan? Kasi kung mapapansin nyo, you know, kung talagang ayaw na mga lulo at lula nila na ipa-vlog, alam naman nila na mga vlogger, sila Kalinga Prab, bakit nung una pa lang ay hinayaan na nila i-vlog si Erica? At kung bakit ngayon na sumisikat na ang Idrica na yan, saka pa sila nagdesisyon na umayaw at ang kanilang dahilan magpupukos daw sa pag-aaral. Hoy, Bibang! Alam mo, huwag ka na mag-isip-isip na kung ano-ano pa man. Diba? Sabi nga ni Kalinga Prab, galang na lang kung ano yung desisyon ng mga lulo at lula ni Erica para wala nang isu-isu, para hindi na umaba yung usapan. Kung talagang gusto nila na ayaw na magpa-vlog, okay na. Diba? Kasi kung ganyan-ganyan, mag-isip-isip na naman kayo na kung ano-ano. Kasi nga, B-boy, hindi maiwasan ng mga tao, you know, magtaka. Bakit ganun ang nangyari? Sa kabila ng alam naman ng lahat na sila Kalinga Prab, yung grupo nila, yung mga vlogger, di ba? Hindi naman siguro
hindi naman siguro, I mean, alam naman siguro sa Camp Norte na talaga mga vloggers yung mga pumupunta para itutulungan si Erica, you know? Dahil nga sa, para matulungan siya sa mga pabahay, kung ano-ano pa. Pero bakit biglang nagbago? Ano ba talaga ang buong dahilan? Kaya nga itong mga tao na to, you know, hindi maalis sa isip na bakit ganon? Ano ang dahilan? At bakit ba pabigla-bigla? Kasi nga, diba, baka nabulungan yung mga lolo't lola ni Erica ng mga masamang espiritu na kumakalat-kalat dun sa Camp Norte. Yun yung nakikita ko. Baka may bumulong. Kasi alam naman nila dati pa na mga vloggers talaga sila. Kalinga prabe, dapat nung una pa lang, bakit agad-agad pinahintok nila yung pagbablog kay Erica. Ibig sabihin, may masamang espiritu na nagbulong-bulong dun. Nagbulong-bulong dun sa lula ni Erica. Kunwari lang, magpupukos sa pag-aaral-aral-aral. Yung pala, binulungan nila. Kasi alam kasi nila na bablog-blog-blog si Erica. Tapos maraming mga issue-issue pagka sumikat-sikat na. Yung mga ganon-ganon. Kaya binulungan. Naku, ayan na naman kayo. Udang. Diba? Tundin na lang natin yung desisyon ni Kalinga Prab na huwag nang i-vlog si Erica. Diba? Marami pa naman dyan eh. Marami pa dyan deserving tulungan. Marami pa naman dyan mga pwedeng tulungan talaga na mga naghihirap. Hindi natin alam kung anong talagang totoong ano ni Erica eh, no? Kung ano talagang totoong dahilan nila ng mga lulo nila at lula nila. Kasi yun nga ang desisyon na magpukos sa pag-aaral. So yun na lang. Para hindi na humaba yung usapan, huwag nyo nang bigyan ng isyo kayong dalawa. Lalo ka na udami mo. Alikot ang utak mo kung ano-ano mga pumapasok dyan. Kaya kung ano-ano ang pinagtuturo-turo mo dyan kay Bibang, ito naman si Bibang, utu-utu. Kung ano-ano mga pinagsasabi nitong udang na to. Ito may tura niya, no? Parang paniwala ka dyan. Napakalikot ng utak niya, eh. Si Kalinga Prab na nga mismo ang nagsabi, diba? Na kailangan nalang igalang kung anong desisyon ni Erica at saka yung mga lulo lang. Kung gusto talaga magpukos sa pag-aaral, hindi pagbigyan, ganun lang yun. Bigla naman kasi talaga, B-boy, gumaganda na sana yung takbo ng kanilang ano, teleserye, yung kanilang love team. Nakailang vlog na sila. Kaya talaga nakakapagtaka, bakit biglang ganun ang nangyari? Ano ba? Diba? Basta ako yun. Yun yung hinala ko doon. Mayroong bumulong sa lula at lulo ni Erica. Kaya pinahinto nila agad-agad yung pagbablog-vlog sa apo niya. Basta mayroon akong alam. Mayroon akong nalalaman. Alam-alam. Mayroon akong malalaman yung ganon. Mayroon akong malalaman na mayroon talaga yan dyan mga bagay-bagay na ayaw lang nila isabihin sa publiko. Bakit biglang nagpahinto ng ano, ng vlog yung lulo ni Erica at saka lula. Naku! Hindi ba pwedeng gusto lang mag-focus sa pag-aaral? Kaya ganun. Alam nyo kasi, iba-ibang mindset ng utak ng tao, hindi pari-parihan. Mayroon gustong sumikat sa social media, mayroon din naman private lang gusto ang buhay nila. Kaya baka ganyan, gusto lang mag-focus talaga sa pag-aaral. May ginugol sa Erica na gusto niyang maabot sa pamamagitan ng pag-aaral lang. Hindi tulad ng iba na mas piniling magpasikat na lang sa social media, itigil yung pag-aaral. May mga ganun, napapabayaan yung pag-aaral dahil sa sumiksikat na sila sa social media. So si Erica, iba naman. Yun lang ang tingin ko, ang pananaw ng mga lulan-lolo ni Erica na magpukos sa pag-aaral, hindi sa pagbablog-blog. Kaya yung utak niya talaga, lalo ka lang udang yung utak mo. Sa bagay, Bibo, may point ka dyan, sinasabi mo. Kaya lang hindi talaga maalis sa mga isipan ng mga tao, especially yung mga nakasubaybay talaga at ang mga
Idrika natin na yan, you know, nakakala nila magtutuloy-tuloy na yung love team nila. Tumid lang nag-announce si Kalinga Prabhu sa kanyang live na hinto na. Ay, hindi natin masisi kung bakit may mga ganun, di ba? Hindi natin masisi yung mga tao na nagtatanong bakit ngayon lang. Bakit ngayon lang sa kabila ng lahat, di ba? Na dapat nung una pa lang, kung talagang ayaw na nila magpa-vlog, dapat una pa lang. Sinabihan na nila si Kalinga Prab na okay, go. Halimbawa, i-vlog nyo kung talagang gusto nyo tulungan, pero ayaw, wag na yan mga love team na yan. Kaya hindi talaga maiwasan na magtataka yung mga tao. Bahala kayo. Basta ako hindi ako naniniwala doon sa mga ganong-ganong sasabi ni Kalinga Prab na magpupukos-pukos na lang sa pag-aaral si Erica. Basta ako may bumubulong sa akin. Narinig ko may bumubulong sa akin na mayroon daw bumulong doon sa lululula ni Erica na kung bakit pinahinto yung pag-vlog. Sabi kasi ng bumulong, sabihin mo lang, sabihin ko na lula nila, ano sasabihin natin dahilan? Kaya nang kay Kalinga Prab sa mga sponsor, marami nang nagbibigay. Sabi nung nagbulong, sabihin mo lang, magpupukos lang kunwari si Erica sa pag-aaral. Ganun, yun ang sabihin mo para hindi na nila i-vlog. O yun din ang sinabi ng lula at lula nila. Kaya yun sabi sa akin ng bumulong. Naku, dahil gumagana na mga imahinasyon mo eh, no? Ano naman po sa otak mo? Sabi nga ni Kalinga Prab, igalang. Hindi makinakan din yan. Igalang kung anong desisyon para maiwasan yung mga isyo-isyo. Kaya tama lang yung nalagay desisyon ni Kalinga Prab. Huwag na i-vlog. Pero kayong dala... Naku, lalo-lalo ka na uda. Kung ano naman po pasok sa isip mo, gusto mo talaga lagi. May mga kung ano-ano. Tigil-tigilan mo yan. Kasi yung pinagmumula ng mga kaguluhan, pinagmumula ng mga isyo-isyo na wala naman talaga katibayan, pero kung ano-ano mga pumapasok sa utak. Yung pinagmumula nun, alam mo ba yun, ha, Udang? Kaya tumigil-tigil ka na dyan. Ikaw mga bibang, yung mga pinagawa-gawa mong video kung ano-ano, dapat good vibes ka lang lagi. Huwag ka makasali-sali sa mga isyo-isyo na kung ano-ano. Kung gusto mo dumami ang viewers mo. Huwag ka nang gumaya-gaya pa sa iba-iba na para lang dumami ang views. Kailangan sumali-sali sa mga isyo-isyo. Kung ano lang yun sa video, yun lang gawin nyo ng reaction, hindi yung dadagdag-dagdagan nyo pa. Halika at tumawakan, Nate and cute vlog ang magpapasaya. Handa rin tumulong sa mga kapwa, pagtulong sa nangangailangan, di magsasawa. Nate and cute vlog ang hanapin.